Narinig mo ba ako? Okay naman. Good afternoon. Yun sa verse kanina, parang Tagalogin ko na lang na kung tayo, nagpili tayo sa Panginoon, pag sinuklihan niya yun, ano siya, siksik, liglig, at umahapaw. Ayun yung gusto niyang paalam sa atin. So, ako, sa dami ng naranasan ko, kahit ganito pa lang edad ko, karating naman sa sa finances na lang. May imagine niyo po ba na 3 years wala akong trabaho? Hindi ako umihi ng allowance o sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko. Nakapag-survive ako. Awa na Diyos, nagkaroon ako ng pension na 3,000. Yun sa 3,000 na yun, itatabi ko yung 1,000 sa akin. Pandate ko doon sa dati kong girlfriend. Yung 1,000, itatabi ko doon sa mga bata tinutulungan kong bulag. Yung another 1,000, iniipon ko yun. Pagka medyo maluwag-luwag na, nagbibigay ako sa munting tahanan ng Nazareth. Nagsusurvive ako sa ganun na every day. Hindi ako lumalabas ng bahay. Hindi ako ano. Pati load ng cellphone ko, halos hindi naman ako buibili. Kasi provided naman ang food ko sa bahay na ano, ulam. Ang napansin ko, habang nagbibigay ako, minsan may darating sa bahay. Pinsan ko, ano, hindi ko alam, mag-iiwan siya ng envelope sa tabi ng kama ko. Siyempre, ganyan hindi ko naigit eh. Pagka inabot ko yung envelope na yun, sasabihin ko sa ano, naiwanan mo yata, sasabihin ko doon sa kasama ko, sa girlfriend ko. Hindi, sabi niya, may laman na pera. Saan galing? Hindi mo naaminin ng mga pinsan ko, mga uncle ko, ganyan. Bigla, may iwan na 5,000, 10,000. Hindi akin yan. Ang gagawin ko, yung 5,000, 10,000, i-divide ko na naman yan. Ibibigay ko na naman sa hindi ko ginagastos sa sarili ko. Kaya nagtataka ako, kung kailan ako tumutulong, dun parami ng parami yung natatanggap ko. Kung kailan ako, yung ikwento ko rin yung naging experience ko before. Kasi ano, anag kasi ako eh. Nung may asawa ako, doon ako naging broke, as in broke talaga. Nabawon ako sa utang lahat-lahat. Nagsusurvive ako ng allowance ko sa isang buwan, 2,000 pesos. May asawa na ako nun. Every day, for how many years? Ganon. Lahat ng sweldo ko, ang bayad utang lang. Ang hindi ko napapansin, kung ano yung pera ko, natatanggapin, pansarili ko na. Pero anong first time kami in-invite sa feast ng father ko, hindi ko na matanda, 2007, 2006 pa yun. Naalala namin nun nung wife ko nun, ex-wife. Ang pera namin, tig 100 pesos lang. Nasa Campaginaldo kami. Nagbubulungan kami doon sa upuan namin. Sabi ko, ito na lang yung pera ko dito, meron ka pa dyan. Sabi, pareho lang pera natin. O sige, bigit na tayo. Toto na natin, pati pato. 200, in-envelope namin. In-offer namin to sa, ano. Pagkasakay pa lang namin ng van, mamamasyal, sabi namin, pag namasyal sila, kasi madalas kasi after namin sa feast, masyal kami ng Green Hills, o kaya 168 Mall. Pagkarating doon, sabi kong gaya, total may baon naman tayo. Maglagay ka sa bag mo ng sandwich at tubig, sabi ko. Pagkarating namin sa sasakyan, hindi ko alam ang ginagawa pala ng father ko dahil naiintindihan niya. Talagang broke talaga eh. Nag-iipit siya ng ano, ng 2,000 pesos sa bawat ano namin ng wife ko ron. Ng yung kung saan kami nakaupo. So, hindi alam lahat ng tao
may may akala nila, may panggastos kami, hindi. Kaya tiga mo, sabi ko sa kanya, kada offer natin ng maliit na amount, ang laki ng buha balik, sabi ko. Hanggang naghimalay kami at saka ano, hindi kami nakapag-recover dun sa ano namin eh. Nung naghimalay kami, ginawa ko lahat ng, para mabayaran ko lahat ng ano ko, ginawa ko lahat ng sweldo ko for 3 years, hindi ko ginastos. Nagsa-sideline ako, halos di na ako natulog. Talagang pinagtatrabawal ko lahat. Pag may natatanggap ako na sideline, hindi ko tinigilan yung pagbibigay ko kasi simula kasi college ako, hanggang na ako eh, nagbibigay na ako unti-unti doon sa munting tahanan. Kahit na 300 lang, 500. Yeah. Tapos nung naging single na ako, kahit pa 500, hindi ako nakakalito. Hindi ko na malayan after 3 years, wala na pala yung 600,000 na utang ko. Paunti-unti. Tapos, one time, nagkita kami ng ex-wife ko. Nagkakwentuhan kami, naalala pa, dati wala tayong pera. Ngayon, ano ka na, successful ka na, sabi ko kasi mayaman na siya. May sarili na siya. Anas. Naalala mo, nung nagpa-attend time fees, sabi niya, nagugulungan pa tayo pag nag-aabot tayo ng ano, sabi niya, kaya yung ma-offer natin. Dati binibilang natin yung pera pag ano, ngayon hindi, sabi niya, ginagawa ko yung ginagawa mo, sabi niya kaya. Pag bumulot ako sa wallet, hindi ko tinitignan yung amount. Basta pag bumulot ako, yun yung binibigay ko doon sa software. Hindi ko alam, nalalagay ko pala 1,000, sabi niya. Ano niya daw, na bangon din niya sa hirap yung pamilya niya. Dati kasi talagang walang-wala sila. Tapos, ngayon naman lately, nung nakaka-recover na ako, yun nga yung 3 years, wala akong trabaho, wala. Na taon pa, nagkasakit ako ng, hindi mo intindihan sakit ko eh. Sabi nga ng doktor ko, gusto ko cancer na eh. Sinabihan na nga ako, naghihintay na lang daw ako ng oras ko. Nasa sa akin na lang kung paano ako kalakas para bumagal yung pagkaano ko. Sabi niya, pabagalin mo na lang kung kailan ka mawawala, sabi niya. Hindi ko pinakinggan yun. Ginawa ko, in-offer ko yung sarili ko sa Panginoon. Sabi ko, pinagdadasal ko araw-araw. Basta po ako, sabi ko, ganyan. Ano man bigay niyo sakit sa akin, o ano, pagsubok, o kaya, ano, in-offer ko po yung sarili ko sa'yo. Pero, may request ako, sabi ko. Last time na lang, ngayon lang ako hihingi, sabi ko sa kanya. Gusto ko, yung pangarap ko nung magsimula bata ako, sabi ko. Alam niyo na, kasi ito po yung pangarap ko magsimula maliit akong bata. Gusto ko, pag tumanda yung magulang ko, secure ang retirement nila. Yung talagang pagkatapos na nagtrabaho yung father ko, hindi na siya umahasa sa mga anak niya, sa gastos, gano'n. Sa nangyayari ngayon, kasalukuyan sa buhay ko, kami ng father ko, maganda. Parang gumanda yung pasok ng ano sa akin. Gumanda yung pasok ng negosyo, tsaka dati pangarap lang namin na magkaroon ng ano, lote. Kasi yung bahay ko dati, yung napundar ko, dahil para pambayad ng utang siya kung ko-offer ako, nakuha kong mabenta. Ngayon, nakabili kami ng lot. Hindi lang isa, dalawa pa. Yung isa, sabi ko sa kanya, yung nakuha natin sa magalang, para sa retirement niya yan, sabi ko. Pag-organic farming ako dyan, dyan yung magiging source ng ano natin, sabi ko. Everyday natin, sabi ko. Tapos yung isa, sabi ko, lagi kong ito yung pinagdadasal ko bawat bagay. Lord, sabi ko, ito na lang, sabi ko ganyan. Kung ano man yun, kasi alam ko sa sarili ko,
kahit nasabihin kong gumagaling ako, nararamdaman ko sa sarili ko parang buwi-bigay din ng katapang ko. One time lang, pagka bago man lumala kung ano meron ako, kahit na mapatayo ko lang yung bahay ng magulang ko, sabi ko, hopefully, early next year, tatayo na yung bahay nila. Yes! Yung pangarap mong ma-secure ko yung ano nila, sinasabi ko nga sa mga kapatid ko, lahat ng dumaan sa akin, kasi mother ko hanggang ngayon, pag nakikita niyo yung mga old pictures namin, umiiyak siya eh. Sana nakakita pa rin hanggang ngayon, kung hindi, mas, yung kumbaga siguro mas successful ko. Sabi ko, hindi. Kung hindi ako naging blind, hindi ako magiging successful, sabi ko. Una-una, sarili ko lang yung iniintindi ko nun. Nung naging blind ako, doon ako tumutulong sa mga batang hindi ko kilala. Ngayon naging blind ako, ako nagpapaaral din sa mga anak ng kasambahay natin. Sabi ko, yung dalawang bata. Pinapag-aral ko, kahit public lang, kahit maliit lang yung bayan, at least napapag-aral ko. Tapos, nakakapag-trabaho pa rin ako, sabi ko, kaya huwag yung ikakalungkot yung ano, sabi ko. Yun yung lagi sinasabi ng mother ko eh. Yung inaalala niya ako, bakit ano daw. But sa lahat pa daw ng tao, ako pa daw yung naging ganito na alam niya malaki daw yung pangarap ko. Pero sabi ko, yung mga pangarap ko ngayon lang natutupad eh. Kung kailan nagkaroon akong kapansanan eh. Kasi sabi ko, ito yung naging instrument ni God sa akin, sabi ko. Kung hindi ako naging blind, lalapit ba ako sa kanya na katulad ngayon? Sabi ko, hindi. Ngayon, nag-attend ako ng mga gathering. Dati po, pinasok po nila ako ng youth camp sa Youth for Christ. Youth camp pa lang po yun. 2 hours pa lang, hinahanap ako doon sa youth camp. Nakatalon na po ako sa bawat ng baliti. Pasakay na po ako ng jeep pa uwi. Yung gano'n, tapos pinasok po nila akong pinapag-attend po ako ng singles for Christ. Kada CLP po namin, pinataguan po sila. Nung couples naman po, ano lang kami, parang orientation lang. Pero ngayon, sa nangyari sa akin, ako mismo yung lumalapit. Ako mismo humanap. Tulad dito, mismo ito. Inalam po kung saan nag-a-attend. Sa ano. Kaya, nandito po ako sa harap nyo ngayon. Ano to? Paraan po lahat ng, ano to, ng Panginoon na nandito ako na makapag-share ako ng life experiences ko. Hindi lang sa finances, sa health ko po, lahat. Kung kikwento ko yung buong buhay ko, kahit na isang buwan tayong ano, lahat ng aspect. From ano, sa sakit, sa finances, sa ano, lahat. Halos pinagdaanan ko na. Kaya kung meron po kayong tanong, lalo na yung ano, yung pinakamabigat na ano, yung depression na pinagdaanan ko. Siguro next time yun yung i-share ko yung hirap na pinagdaanan ko sa depression ko. From nasira yung hindi lang yung family yung na-apektuhan kasi sa depression. Family, relationship, at saka yung sarili. Para hindi na po tayo lumalayo sa sobrang lawak na po kasi. Sa finances ko yun yung masishare ko, masaya ako na malapit ko ng yung pangarap ko. Hindi para sa akin, para sa mga parents ko.